Happy good Sunday po sa inyong lahat. Ngayon po, meron po ako i-share sa inyo na napakasarap na menu ko. Ito po yung aking sardines with broccoli, pero in-stir-fry ko siya. Pero kasama syempre, kasama sa pag-stir-fry yung kanyang sabaw. Kaya guys, abangan nyo yung aking gagawin. Pero bago lahat, guys, pero kailangan mo natin mag-intro and syempre, huwag natin kalilimutan i-subscribe yung aking channel, Daddy Eric Vlog, and please click the button bell para lagi yung update sa aking mga video na ilalabas, guys. Tara, let's go. Umpisa natin itong intro to nung tayo makapag-umpisa na sa ating pagluluto. Let's go! Okay guys, let's start sa ating pagluluto. Meron tayo ditong garlic, meron tayong onion, meron tayong sardines, meron tayong olive oil, meron tayong salt and pepper, at syempre yung ating broccoli. Okay, umpisa na natin magluto. Okay guys, nag-init lang po tayo dito ng wok. Then, lalagyan na po natin siya ng olive oil. Yeah, enough yan. Okay na yan. And then, kung masamit po yan, lalagyan na po natin yung ating, syempre, unahin natin yung bawang. Ayan. Pupunin lang po natin yung ating bawang dito. Halo-haloin lang natin. At syempre, susunod natin yung sibuyas dyan mamaya. Ang bango guys. Alam niyo ba yung olive oil is napakabango. Napakasarap sa mga pagkain. Especially, mas inilalagay siya sa mga salad. Mga vegetable salad dyan, inilalagay siya. Napakasarap. Kasi meron siyang amoy na organic talaga. Herbal yung kanyang pagkaka-oil niya. Yun. Yun, dahil okay na yung ating bawang, lalagyan natin yung sibuyas. Siyempre, haluin po natin yan. Napakabango guys. Nakasama-sama na yung mga spicy. Siyempre, lalagyan na rin natin dyan yung ating pamintang durog. Sama natin siya sa gisa. I-mix na po natin siya. Ihalo natin yan. Yan ang hilig ko guys. Pag ako nagigisa, like ko sinasabay yung paminta. Para mas lalo siyang dumasa sa pagkain. Then maluto din yung kanyang, I mean, ma-fried yung kanyang pagkapaminta niya. Kasi masarap din talaga yung maraming paminta. Maraming paminta, maraming sibuyas, bawang, mga ganun. Yun guys, alam niyo po guys, napakasimple po nitong luto. Simple na, talagang masarap pa. Depende lang din po sa inyong panglasa. Siyempre, about sa panglasa nyo, kailangan tikman nyo siyempre, diba? Kung ano yung kulang, yung mga ingredients, kailangan dagdagan. Kaya sa ngayon guys, ilalagay na po natin yung ating sardinas. Yan. Yan na po yan. At yung sardinas, yung lalagyan ko lang po siya ng konting water lang. Para hindi naman po masunog yung ilalim. Kasi baka masunog po yung ilalim naman. Baka bango. Bago, bango, bango, bango. Okay. Konting-konti lang. Then, mix lang natin ng bagya. Then, pakukulaan natin. Ganun na kasimple, okay na. Lalagyan natin yung ating mamaya-maya. Lalagyan na natin yung ating broccoli dyan. Yung broccoli guys, ay in-steam ko na siya. Nung in-steam ko siya, ay nilagay ko siya sa may malamig na tubig and syempre may yelo. Para at least hindi siya lumambot o ano, maging crunchy pa rin yung kanyang pagka-broccoli, pagka-vegetable. Yun, nilagyan po natin siya ng asin, syempre konting halo. Pakulin lang po natin siya ng bagya at okay na po talaga to. Yan lang po, napakabilis lutuin. Yan, maghintay lang po tayo dyan ng mga ilang minuto. Ang bango. Umaamoy yung kanyang olive oil. Mabango talaga kasi yung olive oil, sobra. Kung familiar kayo sa olive oil, sa amoy niya, talagang kayo mismo maamoy niyo yung kanyang yung pagka organic niya o tsaka yung kanyang pagka yung
pagka herbal ng kanyang oil. Yun. Grabe. Ang ginawa dyan, nilo-fire ko lang siya para hindi mabigla yung ating niluluto. Kasi didikit po yan, ayan. Kung mapapansin niyo po, yung water niya po is nawala na. Yan po nangyari. Kailangan po, ilo-fire lang po natin siya para hindi po masunog yung ating, niluluto. Okay, kung mapapansin niyo po, may ibabaw na po yung olive oil. Yun, no? Grabe, ang bango. Yan, kaya gagawin natin dyan, ilalagay natin yung ating broccoli. Yan. Kung mapapansin yung broccoli, parang sariwang, parang hindi siya in-steam. Pero parang itsura niya. Kasi ang ginagawa ko dyan, pangyong sini-steam ko yan, binababad ko po yan sa malamig na tubig na may yelo para yung kanyang pagka-broccoli is talagang crunchy pa rin talaga. Yan. Konting halo lang yun kasi po, konting halo, kasi luto na po yan. Then ilalagay ko lang po dito yung ating hiniwang pabilog ng sibuyas. Ibig sabihin, onion rings. Yan yung ating onion rings. Yan. Okay, that's it. Konting halo na lang po to. Okay na po yung ating sardines. Siyempre, yung stir fry na merong broccoli. Yan, okay. Saserve na po natin to sa ating serving plate. Ganyan lang kasimple. Ito na naman tayo sa portion na kikiman time. Kikiman time tayo. Ito na po siya. Wow. Stir fry sardines with broccoli. Guys, tikman natin kung gano'ng kasarap. Napakasimpleng gawin. Napakasimpleng ng mga rekado. Guys, diskarte lang lagi. Kailangan marunong tayo. Kailangan marunong tayong diskarte sa ating mga ulam sa araw-araw. Yung mga kamura. Etong aking broccoli, binigay sa akin ng ate ko. Kaya yun. Kaya game, let's go! Whoop! Spicy sibuyas! Mmm! Ito masarap. Guys, yung ginawa ko nina dito sa broccoli, in-steam ko na to. In-steam, guys, para kailangan ibabad nyo sa malamig na tubig na may yelo para maging crunchy po rin siya. Yun. Mmm! Hop! Tapos eto po yung part ng puno po ng broccoli. Guys, huwag nyo pong itatapon po ito. Kasi po ito ay isinasama rin sa pagluluto. Ang gagawin nyo lang po dito is babalatan nyo lang po. Yan, kuwari nyo yung gitna. Yan, umutong. Sayang, wala akong sili. And napakasarap ito. Wala, bali ang itatapon lang po natin sa broccoli is yung kanyang balat lang. Konti lang, konting balat lang. Konting balat lang bago eto na yung laman niya, yung puno niya. Papapakinabangan kasama sa luto. Kabe. Ang sarap. Guys, thank you for watching. And sa next video ulit tayo. Kita-kita ulit tayo. Bye and see you again.